Hi guys, welcome back. Ang nasa sangkalan natin ngayon ay si S4000 wireless headphone na gawa ng Tylex. Ang pinakanagustuhan ko rito ay yung kanyang playtime na 8 hours, so marami kang magagawa sa isang charge lang. More than a week ko na rin siyang ginagamit at isi-share ko sa inyo yung mga experiences ko sa product na ito. So stay with me para malaman nyo kung gaano ba kaganda ang wireless headphone na ito. First of all guys, invite ko muna kayo sa pag-subscribe dito sa ating channel para masundan nyo yung mga bago natin pinopost na video. Very decent yung sound quality niya, sakto ang timpla ng bass, mid-range, and treble. Lalo na kung sound trip lang ang hanap mo. Maari mo ding matimpla ang kanyang sound quality gamit ang equalizer setting through Tylex app. And for gaming tulad ng Mobile Legends, maganda ang transmission niya. Hindi ko masasabi na real time, pero mababa na rin yung kanyang latency. Kung hindi ka maselan is, ayos na ito. Kung naghahanap ka ng malakas na headphones, ito ang nababagay sa'yo. Nagagamit ko ito tuwing gabi habang nag-e-edit ng mga video at sa pakikinig ng FM radio. Para siyang maliit na transistor radio, eto siya, na nakasara pa. Maririnig mo na siya, so lalo pa pag nakabukas. So, hinahinaan din naman dahil naririnig siya sa kabilang kwarto. Nandito na sa right earpiece lahat ng controls ng headphones na ito. At very responsive itong mga buttons. Sa pag-skip ng files o sa pag-select ng previous music at maging sa adjustment ng volume level, napaka-smooth niya. Walang hirap ang paggamit ng mga controls, meaning user-friendly talaga siya. At very soft din ang mga buttons sa pag-select ng input source. Yung response niya to change the input source is estimate ko nasa 500 milliseconds to 1 second. Not bad at all. Listening music via SD card, meron itong repeat functionality. At ito na rin hands-free button ang ginamit for repeating files. One beep, i-repeat niya yung song ng paulit-ulit. Walang katapusan ito. Two beeps, isa-shuffle niya lahat ng songs. So dito, kahit gaano karami ang folders, ipi-play niya randomly. Kung marinig mo naman ang tatlong beeps, ito yung normal na playing mode niya. At ipi-play niya dito lahat ng music na nasa folders na naka-store sa SD card mo. Ito yung maririnig mo kapag pinower on itong headphone. Welcome to Tylex Audio. Bluetooth. At maririnig mo rin ang voice notification kapag nag-change ka ng input source. TF card play. At kapag naisagad ang volume level sa maximum, makakarinig ka ng notification sound at medyo may kalakasan ito. In case na may off mo siya at full volume, okay lang. Dahil bumabalik siya sa volume setting niya, na nasa palagay ko is nasa 50% lang. So, saktong-sakto lang yun. No worries din ang pag-answer ng voice calls. One click lang sa button na ito to answer. At one click din to hang up. But, this works only for cellular calls. Using Facebook calls, kailangan mo siyang sagutin from your phone. And sa phone din mo siya i-hang up. At nandito na rin sa right earpiece niya, yung location ng kanyang microphone. Itong maliit na butas. Malinaw ang microphone niya pagdating sa kabilang linya. At naririnig din yung mga huni ng ibon dito sa aking paligid. Pogi ang itsura niya at mukha namang matibay. Covered with synthetic leather, itong headband niya. And ABS plastic, itong outer shell ng driver unit. And by the way, ginamitan nila ng titanium diaphragm horn ang ating driver unit na nagpaganda sa mga high frequency sound. Mas malaki ang earmuffs, kaya covered niya ang buong tenga. Malambot siya,
Ngunit, hindi nga lang memory foam. Unang napansin ko dito, pagsuot ko pa lang, narinig ko yung whistling sound na yon. Habang pinifit ko siya sa tenga ko. And finding out, dito nang gagaling sa kaliwang earpiece niya. Wala namang problema sa right side. Magaan lang siya. Wala pa siyang 1/4 kilo. 220 grams to be exact lang ang timbang niya. At komportable isuot. Kung mahilig ka naman makinig sa mga FM radio station, sakto ito para sa'yo. Maganda at malinaw ang reception kahit sa loob ng bahay. Pero depende pa rin yan sa location mo kung malakas ang dating ng mga signal ng mga FM radio bands. At by default, iisa lang ang naka-preset sa FM radio station nito. So, kailangan mo itong i-setup and ipinost ko na rin dyan yung link sa description kung paano mag-scan ng FM radio bands. 549 pesos ang magiging price nitong S4000 this June 6 sa kanilang Lazada's mid-year sale. At nagbabago-bago yung price nito kaya pakicheck na lang po yung updated price nila dyan sa link sa baba. At kung naghahanap ka ng mas mura pa katulad nitong S4000, ito yung palagay ko na maiko-compare ko dito kay S4000 at ito si X10 na gawa din ng Tylex. Halos hindi sila nagkakalayo pagdating sa functionality, sound quality, controls, and even ports. Pareha sila na may charging port na micro USB, meron ding SD slot, controls for 6 equalizer setting, maging sa repeat mode using SD card, and connection via Bluetooth of 10 meter range. S4000 and X10 has 5 minutes auto power off kapag walang active source or active devices na nakakonek. And this saves your battery. Sobrang iksi niyang 5 minutes, so good job for this. At dito naman sila nagkaiba. Si S4000 sa Bluetooth version ng 5.0 at 4.2 version naman dito kay X10. Kung si S4000 mababa ang latency, dito naman kay X10 nasa 200 milliseconds. Panalo si S4000 latency test natin. And speaking of driver unit, si S4000 gumamit ng titanium diaphragm horn and neodymium naman kay X10 to enrich bass capability, clear highs, and natural mid-range. And with regards to its size, malaking tignan si S4000. Pero same lang ang driver unit nila na 40mm. Medyo nakakalamang sa X10 pagdating sa papogian dahil meron itong LED lights na pang gaming ang datingan. Merong red, green, blue-green, and blue. And meron din siyang interchangeable. At kung gusto mong masave ng isang oras na playtime, may option ka na i-switch off ito. At meron pang tatlong variant na mapagpipilian dito kay X10. Merong red, blue, and white. No option dito kay S4000. As they claim, si S4000 tumatagal hanggang 8 oras na tugtugan, habang si X10 ay 6 na oras. Big deal ba ang 2 hours na difference? Unless kung mahilig ka mag-travel ng malayuan. 2 hours? 2 hours din ang charging time ng dalawang ito para ma-full charge. Si S4000 ay may maliit na red light indicator and very visible naman itong kay X10. Ito yung charging cable na napaka-cute. Sobrang iksi. Siguro gagawin mo na lang itong souvenir or itatabi mo na lang siguro sa cabinet mo. Hindi mo siya gagamitin pa lamang. Maari na lang kung walang-wala ka nang magamit. Sobrang iksi talaga. Hindi convenient gamitin. Sayang lang. And last but not the least, ang hindi masyadong pinapansin at babasahin lang kapag may problema ang unit, syempre, ang user's manual. Now, pag-usapan naman natin kung ano yung mga problema sa mga unit na ito. Ito yung port na hindi na dapat nila inilagay sa product na ito. Itong auxiliary input. Wala siyang option or mode para mag-switch dito sa auxiliary. Makakarinig ka naman ng audio coming from the source, pero magmimix ito sa selected source mo. Ganun talaga guys. Lahat ng gadget, merong flaws yan, kahit mga top brands nga eh. But then overall,
Ayos na ayos ito. Well, that's all for today. Maraming salamat sa inyong oras at sana nakatulong itong video review ko. Support me by subscribing to this channel. I-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video na ina-upload. Ito si Topacio at hanggang sa muli.